Eto, nandito po tayo sa warehouse po ng Multicab. Dito lang po yan sa Giginto, Bulacan. Eto, ang dami po nilang unit po dito. Ipapakita po natin sa inyo yung mga available po ng mga unit po nila dito para may idea po tayo yung mga reposes po nila dito, mga bossing. Okay sir, meron po tayong Multicab dito na pick up with canopy, AFI na po siya. Bali, ang makina niya po is Suzuki K6A na po siya. Then, naka-fuel injected na po. Ito po yung mga unit po nila, mga bossing. Oh. Okay. Meron po tayo na 4x4, which is mas gamitin na po siya sa mga matatarik na daan, sa mga rock road, para kung sakali po na mabalahuman, mas magagamit po ang 4x4. Ito, mga bossing, 4x4 po itong Multicab na yan. Yung pong ipapakita po natin sa inyo, mga drop side po yung mga body po nila, with canopy po yung unit po ni ma'am dito, no ma'am, no? Ayan po yung mga unit po nila dito, mga bossing. Ayan, ang dami po. Iikot po tayo, ma'am, para makita po ng mga viewers po natin. Ito, ma'am, kagaya po nito. Ito naman, sir, carburetor 4x4 na po siya. Ayan, so, hindi po siya EFI, no? Yes po, sir. Meron din naman po niyan mga 4x4 na mga stock. Meron dito sa ibang stock. Mali, sir, ito ipakita ko naman po sa inyo yung carburetor type namin. Meron kami dito na 4x2 na carburetor type po. Then meron din tayo mga 4x4 po. Para in case na naghahanap po tayo ng mga 4x4, marami po tayong available. Same down payment po sila, 30,000 down payment. Ito ma'am, pag-repo yung unit natin dito, yung down payment natin, 20,000. Opo, yes po, 20,000 down payment po kami. Or ang monthly niya po is nag-relate siya na sa 9,000. Ilang years po? Ayan, lahat po ng mga to, 3 years to pay po, no? Lahat po ng ito po, meron naman kami na Suzuki FB Bandpipe po. Kung naghahanap po kayo ng mga pang-milius or pang-business po, mas patanda po gamitin po kasi naka-close na siya. Meron tayo dito na carburetor type po na 4x2 po. Ito yung tinatawag na ano, no, ma'am, no? FB type body po, no? Yes po. Ito, pakita po natin yung load po niya, mga bossing. Paling yung model po ito, meron na siyang, meron siya minsan na naka-FI na po, then meron din minsan na naka-FI. Ito, mga bossing, 4x2 po itong FB type body po nila. Pakita po natin yung interior po niya. Mas mura po itong drop side body po nila. 10,000 lang po yung down payment, no ma'am, no? Yes sir, na ng monthly niyan sir, nag-re-range siya ng 5,000 or 6,000. Depende po, iba-iba kasi ang presyo sa mga second hand unit. 3 years to pay din po siya, no ma'am, no? Ito, mga bossing, oh. Yung sakto po sa budget. Pwedeng-pwede to, no ma'am? Hanap sila ng mga pang-business na low budget ang hanap nila sir. Pasok na pasok sa budget nila. Okay po, sa ngayon po na natapatan natin, meron tayong bagong deliver na mga unit po na mga pick-up with canopy, sir. Ipakita ko sa inyo, sir, para makita din ang mga natin, customers natin na marami tayong available na units. Ayun po, pakita po natin, mga bossing. Ito po yung drop side body po nila, mga bossing. Oh. Ayun, napakaganda po ng mga Multicab po dito sa Roscoe po. No, ma'am, no? Napakaganda talaga nito, lalo na sa mga pang-business or pang-business. Marami na kami mga
Ito, ikot po tayo ma'am para makita po ng mga viewers po natin. Ito ma'am, EFI po ba to? Merong EFI, merong carburetor type, sir. Ito eh, EFI na to sir, na 4x4 po. Ito, mga carburetor type. Ito ma'am, magkano po yung down payment ng mga yan? Ito, same lang sila sir, basta recondition po, lahat po 30,000 down payment. Tapos po, yung monthly po nila? Sir, nag-range ng 11,000 hanggang 12,000. Basta sa carburetor type sir, nasa 11, ano po yan, 11.5 hanggang 11.7. Pag 4x4. Then sa mga computer box sir, ang monthly po nila is ano po, 12,823 po for 3 years yun sir. Ito, EFI po siya na ma'am. EFI yan sir. Fuel injected. Yeah, mas kung gusto nila ang patipiran sa gasoline po, mas maganda sa kanila ito sir. Yan po yung advantage ng EFI no ma'am sa carburetor po no? Ano ma'am, may matic din po tayong mga transmission po dyan o alos manual po yan? Meron naman tayong matic po kaso napakabihira po ng matic natin. Kaya per order po minsan ang mga matic natin. Kaya yan mga yan, alos po manual transmission po, no? Opo, sa ngayon po yung mga na-deliver ngayon is puro manual. So, ipapakita ko din sa inyo yung mga description ng unit natin. Na kung nakikita nyo sir, mga nakamugs na yan, mga nakabrand new na siya na gutom. Kung napapansin nyo sir, nakakarga door tire na yan sir kasi ginawa po siya para sa mga rough road, yung mga padadaanan yung malulubak na daan sir. Eto sir, mga nakabranyo yan lahat sir. Kung makikita nyo din sir, yung mga pintura niya, mga nakarepaint na yan sir. Kung makikita nyo din sir, napakadami natin repaint kasi marami talaga nag-demand ng gusto sir. Kung makikita nyo kasi sa bawat lugar sir, marami kayong makikita na mga customer na nagagamit ng Rusko sir. Pero kung karamihan po mga gamit nila is pick up with canopy sir kasi mas maganda itong mga pang deliver, mga pang hakot ng mga gamit nila sir, mga pang family use din kung gusto nila sir. Yes, sir. Ito ang mga karamihan kasi ngayon mga computer box sir kasi mas marami naghahanap ng EFI po. Ito po meron pa tayong last na dalawa na bagong dating sir. Kung makikita nyo po magkakaiba sila ng kulay kaya mas marami tayong pagpipilian ng kulay talaga. Kaya tayo ng gusto nyo color, mas makakapamili tayo dito kasi marami tayong stock na yan ng mga pick up with canopy. Ito mga bossing, ang kagandahan po dito sa Rosco po, marami po tayong mapagpipilian na unit, no ma'am? No? Yes sir, makapapansin nyo, napakadami talaga nating unit kasi marami tayong customer na naghahanap ng mga panggamit nila sa mga business kasi meron tayo na ng mga naging customer sir na apakalalayo na ng nararating nila sir. Meron tayong customer na nagbabiyahe ng mga probinsya, umuwi ng probinsya, or umaakyat ng Baguio para maghakot ng magbili ng gulay, mga pamilya nila sir. Kaya masusubukan talaga natin si Rusco na napakatibay at napakaganda ng service niya sa mga nagiging customer natin. Ayan mga bossing, oh. Talaga ang Rusco po ay subok na dahil matagal na po ito, no ma'am? No? Ito, reposes po ito, mga bossing. Oh. Pick-up with canopy, van type po. Then, meron din tayo dito mga pick-up with canopy na reposes po. Meron din tayo mga 4x4 na computer box po. Ito po yung sample natin ng reposes po. Kung nakikita nyo po, nililinis ko po yan bago natin ilabas po. Para makita ng customer na okay talaga yung mga unit natin kahit na reposes po. Yan, meron tayo reposes ngayon. Makikita nyo, may mga parang plano pa rin yung mga tulong niya at mag niya dahil na nakakalagaan siya ng gusto. Ito po mga bossing, ikutin po natin. Ayan. Ito, ganda po ng reposes po na drop side body ng multicab po.
Eh, nakamags po siya. Opo, nakamags pa yan, sir. Tapos, makikita nyo, maganda pa rin yung gulong yan. Dahil mga process yan na kung tawagin po namin is BTR or back to recondition. Bali, ito po, ipakita ko sa inyo yung luha pa nung reprocess natin para makita nyo po na okay pa rin talaga ang reprocess natin. Ito po kasi ho, yung interior po ng repo na multicab po. Ayan. Maayos pa po yung mga loob po nila, mga bossing yan. Ho. Sariwang-sariwa pa rin po. Dahil po itong mga repossess po nila, minsan ilang months lang po, no ma'am? No? Apo, may mga months na hindi po makahulog kasi ang customer isa atake po namin. Bali, magiging repossess po siya, which is itong condition po namin yung mga makina. Then, check po lahat ng mga mekanika. Ito mga bossing, sasabihin po natin yung mga requirements po na kailangan para makapag-avail po kayo sa mga multicab po nila dito sa Rosco po. Apo, sir, bali ang process po natin sa mga installment po, meron po na tayong application. Then, meron pagkatapos ng application po natin is dadaan po tayo sa CI. And then, kapag okay na tayo sa CI, saka tayo pwede mag-requirements na ang bali ang mga ilang araw po yung CI niyo po sa para bagong approve? Apo, bali ang CI po natin is one day process lang po. Kaya po mga bossing, mas madali po yung CI po nila. Apo. One day yung CI po nila, tapos po, papalo na po yung mga requirements naman. Yes sir. Basta kahit sa araw na po tayo ng release, magdala ng mga requirements. Ayun po mga boss amo, punta lang po kayo dito sa Giginto, Bulacan. Anong landmark niyo po dito ma'am? Municipio lang ng maano, Giginto sir, para mas madali po nilang makita. Ayun po, wala po tayong kaligaw. Punta lang po kayo sa Giginto, Bulacan ng munisipyo. Malapit lang po yung Rosco Motors po dito. Ito po yung warehouse po nila, napakalaki. Apo, yes sir. Ayun po, magpapaalam na po kami sa inyo. Mga bossing, maraming maraming salamat po.